Patuloy na inaalam ng otoridad kung sino ang nasa likod ng pagkidnap sa dayuhang batang lalaki na nailigtas sa Taytay Rizal. Nang matagpuan ang bata, puno ito ng kagat ng lamok at gutom na gutom. Balita natin ni Ian Cruz. Mahigpit na yakap at luha ang nangibabaw nang muling magkita ang kinidnap na 7 taong gulang na batang Myanmar national at kanyang mga magulang sa tanggapan ng NBI. Laking pasalamat nila nang na-rescue ang bata matapos nukutin habang sakay ng kanyang school service papasok ng eskwela nitong Biyernes sa Binyan, Laguna. Tumangging humarap sa kamera ang mga magulang ng bata. Dumating din sa NBI si Justice Secretary Leila De Lima upang alamin ang kalagayan ng bata. One thing is clear, walang ransom. So it was a successful rescue. But may demand before, I think sa AKG. Mga elemento ng Counter-Terrorism Division ang nakabawi sa bata sa isang subdivision sa Taytay Rizal. Nitong linggo daw nakatanggap ng impormasyon ng NBI na dinala ang bata sa nasabing subdivision at sinimula na ang surveillance. Nakakuha ng tiyempo ang mga otoridad at napasok ang safe house ng di nakilalang kidnappers. He was inside a small room. Nakakadena yung pintuan. He was alone in bed. Yan, kinuha namin. Tad-tad ng kagat ng lamok ang bata, patunay ang mga maliliit na marka sa kanyang bisig at binti. Nang ma-rescue, matinding gutom daw ang idinaing ng bata. And the first thing he was asking is, I'm hungry. I want to eat chicken. Mula sa NBI, sinundo ng mga taga-anti-kidnapping group ng PNP ang biktima at mga magulang niya. Sila na raw ang hawak sa kaso at aalamin kung sinong grupo ang nasa likod ng pagdukot sa bata habang wala pang na-arestong suspect. Ian Cruz, GMA News.